Hi guys, welcome to Ate Kosong Vlog. So meron tayong dalawang Hyundai Starex dito. So papakita ko lang sa inyo yung interior ng Starex ito. So isang imported seats ng from Korea na ginawa namin na seats at saka hindi. So isa-isahin natin. So guys, ang una ko lang gusto i-share sa inyo, itong upuan na ginawa namin. This one is imported Starex seats na pag may client kami na gustong immediately kakabit na lang, ito yun, bolt-on. Nakakabit ko siya within 1 hour, nakakabit na to. Because gamit may original railings niya, even yung pang-abante niya, ito, gamit may original niya. Ngayon, pag kinabit mo itong Starex sa original na seats, it's power, so meron siyang footrest. Pero footrest ng ported na Starex. Same with mga Toyota Elite, hindi siya umaangat na angat na angat. Naglagay kami ng extra footrest, so para yung mabiyahe ka nakatapak or anything. So nilagyan namin ng drawer. Tapos, itong gitna niya, kasi itong Starex ito, ito yung medyo upgraded na Starex na hindi pasok yung original Starex na footrest. So minodify namin, nilagyan namin cup holder. At saka kinuha namin yung contour, yung shape nung center console niya. Kasi hindi lahat ng Starex kaya center console. Tapos, kung titingnan niyo yung upuan ng driver and passenger, gawa na natin yan. Kasi ang original is ito. Ito yung original. And then, ito yung gawa na natin. Kung makita mo, halos kopyang-kopya namin yung nagawa namin from the original. At saka ito gawa na lang natin. Tapos, ito add-on naman ito. Itong add-on table na ito, mami-explain ko ito. Itong add-on table na ito, same thing, pag inabante mo siya, ito yung sagad niya. So, owner na ito, ang ginawa niya, nalagyan siya ng sakto table para kung mabiyahe siya, pwede siya mag-computer na nakangatipaan niya. Okay, ang Starex seats na imported, buksan ko yung pintuan para medyo maliwanag ka. Ang Starex seats sa original, ito yung headrest niya. So maganda sa kanya, meron siyang tenga na ito, nalalock mo ng ganyan. Tapos, nabababa mo rin siya ng ganyan. Pero ang difference, pagka itong imported kasi, pagka buwabiyahe ka at matutulog ka na, i-recline mo, which is, ito, most of the problem of yung mga upuan na may headrest, pag nakahiga ka na ng ganyan, yung batok mo, hindi ka na komportable, nakalutang. So again, i-refresh ko lang, itong nap pillow na to, ito yung product ng Atay Customs and Eurotex Foam. Nabibili ito sa online, Shopee na Atay Customs account, nabibili itong itong nap pillow na to. Itong nap pillow na to, may dalawang variant yan. Ito yung mas mahaba, kasi depende sa neck mo eh. So, meron kaming, pwede mo siyang gamitin na kaganyan. Kasi once na nilagay mo na to, sobrang salong-salo na yung nakayakap, nakahag na sa neck mo, komportable ka na ang babiyahe. Ngayon, kung sakali naman, may mga tao na iba yung contour ng neck nila, pwede mo balik pa rin naman. Pag binaliktad mo, ito yung mas makapal. So, yan. So, depende sa preference mo, anong gusto mo gamitin, pero napakalaking bagay nito. Ngayon, yung Atay Customs na upuan na ginagawa namin na seatback na may headrest, papakita ko sa inyo sa isang Starex. So, ito yung isang Starex na kino-compare lang namin yung imported Starex seats at saka yung gawa natin Atay Customs. Next, yung upuan nyo sa likod, medyo madilim lang. Okay. Yan, so showing you guys lang na nagaya namin yung original na Starex na upuan sa likod. Ginaya namin yung tahe ng imported na Starex na upuan. So, this one is available at Atay Customs. So, kung ikaw ay may Starex at nagmamadali ka na gusto mong salpak na lang in less than 1 hour, ito ang pipiliin mo. Okay, punta tayo sa next natin. This one is the Atay Customs na customized na siya na seats. Kung mapansin nyo, parang siyang may footrest. Ang pinagkaiba, unang-una pala yung flooring. Itong flooring ito, isang vinyl flooring na ginawa namin para pwede mong i-wash and wipe na lang. Maintenance mo, mas mabilis. At saka itong flooring namin, ito na yung laging kulay namin na
available sa amin na pang-automotive na pinasadya rin namin. Our supply from Korea na gumagawa ng grill. So, pag umorder kami yan by bulk, usually, ang iniisip ng tao, pag meron kang ganyan, nabibili mo sa mga Home Depot. Well, pareho sila vinyl flooring, pero ang yung size namin, tsaka specs namin ay pasadya. Okay, babalik tayo sa upuan ng Ate Customs. Itong upuan ng Ate Customs, ito yung tatawag namin ang luxury motor. So, itong luxury motor, yung length niya mas mahaba kaysa doon sa Starex. So, ang footrest rin ang ginagawa natin, kung mapansin mo. Di ba ang Starex na yun ang isa, ang angat ng footrest niya ay hanggang dito lang. Pero yung sa atin, naangat siya ng todo. Yan. Bakit? So, kung babiyahe ka at gusto mo talagang matulog na relax, ito. Para ka nakahiga sa kama ng Eurotex foam. Actually, pwede pa ito mag-recline. Hindi na siya agad dito. Pakita ko lang yung sagad na recline na. Para sa mga viewers natin na gusto na tumingin, ito ang sagad natin. Ito. So, para ka nakahiga, dahil tuwid na tuwid ito. Ngayon, ito kaya siya tuwid na tuwid kasi most of the stock car, hindi nila pwede gawing ganyang kataas. For the reason, magiging masikip. Ito, itong case na ito, sinayang na ng client yung upuan para lang maging komportable yung nakaupo dito. Tapos, it's all motorized. Tapos yung sa likod niya, ito naman yung medyo exciting pakinggan. So sa may mga Starex owners na parang kung iniisip mo, ay teka, ayoko binhin tong captain seat sa may footrest dahil mahal. So, paano ba magiging mas mura? So, itong ginawa namin na next, papakita sa'yo, Avante ko muna. Even yung Avante nito, power na. Yung isang Starex kayo na pinapakita ko, we use the original railings pa rin ng Starex. Ito, hindi na motorized railings na siya na kinokontrol mo na rin ng by motor. So, ito yung legroom mo. Pagka wala kang footrest, yeah. Ito yun. So, ito yung normal. Ngayon, pag-upo ko sa likod, gusto ko lang para medyo maliwanag. Okay, guys. Ito ang good news ko sa mga... Itong upuan na nakikita nyo. Teka, pakita ko muna yung itsura. Di ba identical sila? Bakit? So, kung meron kang Starex at medyo wala ka masyadong budget na pampalit ng brand new, namomodify namin yung Starex seats nyo into a captain chair na individual. So, tinatanggal namin jump seat. Itong buong foam mo sa likod, pinapalitan namin ng Ate Customs Eurotex foam na. Pati yung framing niya, binabago namin. Pero itong seat cushion mo, still the same with your original. So, same thing. Andito pa rin yung mga mechanism na kung gusto mong paikutin. Pero wala ka mga purpose para ipaharap mo sa likod. So, this seat is more affordable than buying this. So, ang Atras Avante niya is manual na. So, di ba ang original na railings ng Starex is yun na sa floor. Ito, tinabitan na rin namin ang manual railings. Tapos, komportable na rin upuan siya dahil na-modify na namin. Tapos, pwede mo siya i-recline hanggang sa kung saan ang gusto mo. So, ginawa namin identical. At the same time, yung mga owners ng Starex na medyo nagba-budget, imbis na bilhin ito, pinapamodify sa amin. Okay, magkano ba pag minodify? This all power seats is about 200 plus thousand. Ito pag pinamodify mo yung kuha mo, ang mga gas mo is all, it's 90 plus thousand eh. I forget the exact amount. Pero, mukha na siyang bago. So, parang, technically, natanggal na yung mga lumang, ang natira na lang siya is purely the upuan. Pero from the ilalim hanggang likod, na-modify na natin. So, guys, ito yung pinakita ko na yung difference ng dalawang Starex na to. Both are Starex. So, meron rin magtatanong sa amin, paano na luma na yung Starex ko? Alam mo, kahit naman luma na yung Starex mo, basta mag-condition pa, you don't need to buy a brand new van naman. Ang pinaka-importante, like ko sinasabi sa vlog namin, parang importante sa lahat ng customization ay masarap ang upuan mo. Kung di masarap ang upuan mo habang pumabiyahe, parang nagiging sayang yung gastos mo all over kung hindi ka comfortable sa upuan mo. Here at Ate Customs, we focus on
custom seats talaga or yung mga molded seats namin kasi yun ang gusto namin ibigay sa inyong mga client namin, yung comfort na habang pumabiyahe kayo. So, Ate Customs, we have, as of today, we have 4 molds and then coming pa more molds. Naging passion na namin every time we see a new design or yung maganda sa mata, gumagawa na rin kami ng mold namin para lang to serve the local market. Kasi if you buy the all imported, hindi sobrang taas ng price. So ginagawa namin local na yung foam namin para maging practical yung upuan natin. Okay, so guys, I hope na gusto nyo tong video na vlog natin. Yung mga hindi pa nakaka-subscribe sa Ate Customs, click the subscribe button para umabot naman kami ng 100,000. Malapit na kami umabot ng 100,000. Tapos, sa mga tao naman want to follow us on IG, it's Atoy Leave Official at saka Ate Customs. So guys, thank you for watching. Wanna give tips lang. Again, like ko siya sabi, every day is a blessing. You have to appreciate every day. Kung may mga hater kayo sa puso nyo, isipin nyo, ano ba ang dulo ng life ninyo? Ano ba ang treasure ng life ninyo? So, it's not material. So guys, thank you for watching and always remember, Jesus loves you and God bless.